Kumusta kayo, Madre? Welcome sa Rai TV. Pinobola ang bola ng kapalaran. Ang susunod, letrang O. Numero ng matandang dalagang salawahan sa pag-ibig, 70. Ang pag-uusapan natin ngayon, mga dre, ay tungkol sa taong masasabi ko na isa sa nagpasimula sa pagkakaroon ng mga bidang artista sa pelikula ng isang komedyanteng sidekick at kung ano nga ba ang kanyang ikinamatay. Ngunit bago yan ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Siya si Esteban Valdivia na mas nakilala natin sa pangalang Dencio Padilla o Tata Dens. Ipinanganak noong September 2, 1928 sa Nagcarlan, Laguna. Ang kanyang kabiyak ay si Catalina Dominguez at mayroon silang walong anak. Kabilang dyan ang artistang sina Jean Padilla at Dennis Padilla na ama ni Julia Barreto. Mahirap lang ang buhay ni Tata Dens noon. Dumating pa nga sa puntong tigda 2 pandesal ang almusal ng kanyang walong anak at dahil nga mga bata pa ay hindi may iwasang mag-agawa ng mga ito. May mga panahong nagigipit siya sa pinansyal para sa pagpapaaral ng kanyang mga anak subalit hindi siya bumitaw at lakas loob na itinaguyod ang kanyang pamilya. Umpisa siyang pa-extra-extra lang sa mga pelikula. Nagtiyaga siya sa maliit na role na ito kahit mababa lang ang kita dahil kailangan niya ng perang maiuwi para sa kanyang pamilya. Sinubukan siyang gumanap bilang kontrabida subalit napansin ng mga producer na hindi siya nababagay sa role na ito dahil hindi naman pang kontrabida ang kanyang dating kundi isang komedyante. Ang kanyang pinakaunang pelikula ay ang Lois Kang at si Og sa Mindoro noong 1958. Nakasama niya rito sina Jess Ramos, FPJ, Chiquito at Berting Labra. Noong napansin ang kanyang natural na husay sa pagpapatawa ay ipinareha si Tata Dens bilang sidekick ng mga sikat na action star gaya ni Rudy Fernandez, Robin Padilla, Ace Berhel, Eddie Garcia, Ronnie Ricketts at syempre si FPJ na kalaunan ay naging malapit niyang kaibigan. Bukod kay Berting Labra ay paborito ring sidekick ni The King itong si Dencio Padilla at napakarami nilang pelikulang pinagsamahan at alam yan ng mga panatiko ng mga maaksyong pelikula noon. Pagkalipas ng 2 dekada mula nang sumabak siya sa pag-aartista ay nagkaroon ng sariling mga pelikula si Tata Dens. Isa sa mga yan ay ang Iskrokotoy noong 1981 na kung saan ay nakasama niya ang mga bigating artista na sina Rudy Fernandez, FPJ at Vilma Santos na nomina bilang Best Supporting Actor sa mga pelikulang Ito ang Maynila 1964 at Tatak ng Yakuza 1984. At sa pelikulang Kahit Konting Pagtingin kasama si FPJ at Sharon Cuneta ay tinanghal siya bilang Best Supporting Actor noong 1991. Nanomina din si Dencio Padilla noong 1984 Manila Film Festival sa pelikulang Media Video. Subalit hindi na siya dumalo sa awards night sapagkat naisip niyang hindi naman siya mananalo. Lalo't ang mga nakatapat niya sa kategoryang iyon ay sina Max Alvarado, Paquito Diaz at Eddie Garcia. Habang nasa kanyang tahanan ay biglang kumatok sa kanyang pinto si Susan Roses. Inaya niya si Dencio at sinabing may pupuntahan lang sila. Sa daan ay kinakabahan ng komedyante dahil ang nasa isip niya ay baka may masamang nangyari kay The King. Ngunit pagdating nila sa Casa Marcos ay nagulat si Dencio dahil yun pala ay isang sorpresa para sa kanya. Inabot ni FPJ kay Tata Dens ang hawak-hawak na tropeyo at sinabing siya ang nanalo ng Best Supporting Actor sa pelikula nilang Media Bilyo. Nagpasalamat ang komedyante sa bayakap sa matalik niyang kaibigan. Sa kabila ng pagkamatay ng kanyang isang anak na si Richard noong 1999 ay masasabi kong isang huwarang ama itong si Dencio Padilla. Dahil sa kabila ng kanyang mga paghihirap ay nagsumikap pa rin upang mapagtapos ang lahat ng kanyang mga anak. Sila ay nakapag-aral sa kilalang universidad gaya ng UST, San Sebastian, Centro Escolar at University of the East. At ang ilan sa kanila ay nananahan na ngayon sa ibang bansa. Alam niyo ba mga dre na hindi lang mahusay na komedyante si Tata Dens? Isa siyang magaling na mga awit. Sa katunayan ay naging singer-performer pa siya sa ASAP na hindi aakalain ng kanyang mga tagahanga at pamilya na iyon na pala ang huling pagkakataong mapapanood siya sa telebisyon.
Noong September 30, 1997 ay itinakbo sa ospital sa Quezon City si Dencio Padilla dahil umano sa pananakit ng kanyang dibdib at doon ay na-confine siya ng mahigit isang linggo. At noong October 10, 1997, ang araw na kung kailan ay ilalabas na sana siya sa ospital. Subalit sa kasamaang palad ay biglang inatake sa puso ang aktor at tuluyang namaalam sa edad na 69. Ang kanyang labi ay nakahimlay sa Nagkarlan Municipal Cemetery sa Laguna. Nagsimula bilang extra hanggang sa makilala sa mundo ng pag-aartista at umabot pa nga ng mahigit 200 pelikula ang kanyang nagawa. Isang perpektong halimbawa si Dencio Padilla sa lumang kasabihan ng mga Pilipino na kapag may tiyaga, may nilaga. Hindi malilimutan ang Batanggenyo accent ni Tata Den at sa hilig niyang magbitaw ng tula sa mga eksena sa pelikula. Sumayin niyo ang kagandahan ng araw, nena. Neneng, ay bago kumakalimutan, baka gusto ng mga batang mamasyal sa dalampasigan. Hanggang bukas, nena, sila'y aking sasamahan. Paalam. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa anak ni Tata Dencio na si Glenn Valdivia na siyang nag-request ng pagsa natin ngayon. Salamat po. Shoutout din sa masusugid na tagapanood ng Rai TV na sina Maria Socorro Mejia, Kankan Salcedo Vlog, DJ Jopak Vlogs, Jerry's Unboxing, Joma Raya at kay Ginuel de la Cruz Villanueva. Shoutout sa inyo mga dre at lagi po mag-iingat. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.